Yes, Leia, kamusta na ngayon si Secretary Anyo? COVID-19 virus, itong si DILG Secretary Eduardo Anyo. Asymptomatic naman ang kalihim kaya tuloy aniya ang kanyang trabaho habang naka-isolate. Sa inilabas na pahayag ng kalihim, lumabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test kung saan nakasaad nga na positibo siya sa virus. Nahawaan niya siya sa kanyang mga close contact na naunang nagpositibo. Si Secretary Anyo ay una nagpositibo sa virus noong March 2021, sinundan ito noong Agosto at ngayong 2022. Samantala, Joanne, kinumpirma din ni PNP spokesperson Police Colonel Roderick Augustos Alba na positibo din siya sa COVID-19 matapos lumabas ang resulta ng kanyang RT-PCR test kagabi. Sa ipinadalang mensahe ni Colonel Alba, sinabi nito na mayroon siyang sintomas na nararamdaman kagaya ng flu, dry cough, runny nose with phlegm at body pains. Si Alba ay naka-quarantine naman ngayon sa PNP Kiangan Quarantine Facility. Matatandaan, Joanne, na nagpositibo din sa virus si PNP Chief Police General Junardo Carlos noong January 4. Joanne? Yes, Leyan, itong mga nakaraan napapaulat na marami sa hanay ng pulisya ang nagpo-positibo sa COVID-19. Kung sakali na mag-i-implement tayo ng mas matindi pang paghihigpit, lalong-lalo na ngayon na tumataas pa rin ang mga kaso ng COVID-19, sapat pa rin ba ang pwersa ng PNP na magbabantay sa mga public places kung sakaling tayo ay maghihigpit ng alert level restrictions? Kinumpirma naman, Joanne, ng PNP o ng pamunuan ng Philippine National Police na hindi maaapektuhan ang kanilang mga trabaho ng patuloy ng pagtaas ng COVID cases sa kanilang hanay. Sa katunayan, Joanne, ngayong araw na ito ay nakapagtala ang PNP ng nasa 537 na bagong kaso ng COVID-19. Meron namang 10 na nakarecover. Sa kabuuan, Joanne, ang PNP ay nakapagtala na ng 43,992 na COVID cases sa simula nung nagkaroon ng pandemya. Naka-recover naman dyan ang 41,455 at may total active cases sila sa buong bansa na 2,412. Sinabi ng PNP na kahit na patuloy nga ang pagtaas ng COVID cases sa kanilang hanay, ay dire-diretso pa rin ang gagawin nilang pagbabantay, lalo na ngayon na mayroon silang ipinatutupad na COMELEC checkpoint. Joanne? Alright, maraming salamat. Leia Ilagan, live na nag-uulat mula Mandaluyong City. We'll be right back.